Kahit kaliwip kanan na ang bakunahan, marami pa rin mga Pinoy ang nababagalan. Base po yan sa pinakabagong survey ng SWS. Ano naman kaya ang sagot ng pamahalaan? Magbabalita si Greg Gregorio. Mula nang mag-umpisa ang bakunahan sa bansa noong Marso, halos 30 milyong dose na ng COVID-19 vaccine ang naiturok. 13 milyong Pinoy na rin ang fully vaccinated, pero marami pa rin ang nababagalan sa takbo ng pagbabakuna. Sabi yan ng 50% ng mga natanong ng social weather stations sa pinakahuli nilang survey. Sabi ng higit 40%, LGU ang mabagal, habang sabi naman ng 51%, barangay ang makupad. Medyo aminado raw dito ang National Vaccination Operation Center, pero ang dahilan nila, manipis na global supply. Pero ang maganda raw ngayon, tila nawala na ang takot ng marami sa bakuna mula ng magka-Delta variant. Katunayan, nadagdagan ng 17,000 ang daily average ng nagpapatrok sa Metro Manila kahit pa noong mag-ECQ. At sa wakas, nabakunahan na rin ang halos lahat ng mga health workers sa master list. Halos kalahati naman ng mga master listed na senior citizen at higit kalahati ng mga nasa master list na mga may sakit. Natakot sila sa Delta variant, so dumami yung gustong, mas dumami ang gustong magpapakuna. Tapos since naka-ECQ, mas madaling pumunta ngayon sa mga bakuna center. Yun nga lang, ang manipis ng global supply ng bakuna, pinangangambahang numipis pa dahil sa pamamakyaw ng Amerika ng pang-booster shot. Pero sa ngayon, good news na rin daw na maituturing ang parating na 30 million doses ng Pfizer sa Setyembre at Oktubre. Alam naman natin this is US-based. Then it will all come part of the negotiation and agreements as we move forward. Sabi pa ng palasyo, pinaplano na rin ng gobyernong bumili ng mga pang-booster shots sa 2022. Pero hindi pa raw sisimula ng pagtuturok kung wala pang go signal ng mga eksperto. Sa Setyembre sila inaasahang maglalabas ng rekomendasyon. Para sa 1PH, Greg Gregorio, News 5.